siya ko gorilla, ha? Pahin niyo, partner. Find your partner ay sa ating servant leader. Okay, back to your partner. Ang unang sasabihin mo, OA ka ba? One plus one. Anong sasagot sa pangalawa? Ha? OA ka ba? Anong sasagot nyo? Ha? Hindi okay, OA. Oh. OA. Hindi okay. Ha? Tatanungin nyo, OA ka ba? Anong ibig sabihin ng OA? Overacting. Okay. Ah, ngayon, anong isasagot pa sa pangalawa? Sino'ng sasabing hindi? Sino'ng sasagot ng hindi? Ganito ang sasagot nyo. Kasi pag sumagot kayo ng hindi, wala kayong tatanggapin ngayon. Ito ang sasagot nyo. Pag sa salita ng Diyos, OA ako. Tandaan nyo, yung salitang OA. Dalawang word na ating pagpakikinggan ngayon, bibigay ko sa inyo ang ibig sabihin niyan mamaya. One plus one. Three plus three. Sino mga OA, salita ng Diyos? Okay. Iyon ang ibig sabihin ng gospel reading natin ngayon.
Kaya ko walang kodi ko ngayon sapagkat nang tinan ko yung aking pinatype, iba yung na-type nila. Genesis chapter 1, ang nalakay doon, Genesis chapter 21. Ang layo naman. Well, anyway, ito ang huling yung sasabihin. Yung mga OA sa salitaan ng Diyos, lahat na hihingin mo, ibibigay sa iyo. So, anong sasabihin mo sa huli? Kaya ngayon, humanda na kayo, lahat na hihingin nyo, pag OA kayo sa salitaan ng Diyos, lahat na hihingin nyo, ibibigay sa inyo. Kahit yung hihingin nyo nasa Amerika pa, tatanggapin niya sa Amerika ngayon din. 1 plus 1? 3 plus 3? 7 plus 7? 7 plus 7? Okay, taasan natin yung mga prayer request. Lahat ng inyong daladalahan. And let's give Him thanks with a grateful heart.
kay baba inyong hawak kamay. Balik sa itaas ang dalawang kamay na nagpupuri. Nagpupuri. Oeng pagpupuri. Okay. Sabi lang kung tatlo, yuyoko kayo ng oeng oe, ha? Yung aabotin nyo ang inyong balakang. At sasabihin nyo, oe, oe, oe ako sa salita ng Diyos. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Dalawang salita ang ating pagninilayan ngayon. Ang unang salita ay nagsisimula sa letter O. Ang pangalawang salita ay nagsisimula sa salitang sa letter A. Ano yon? Ano yon? Ha? Nakinig ba kayo sa Ebanghelyo kanina? So nagsasabing overacting. The first word which starts with letter O is the word obedience. Obedience, pagsunod. The letter A represents authority. Obedience to authority. Ang isang centurion, ang centurion ito, Romano, na pag-utusan ng Caesar na subaybayan at tiktikan si Jesus. So bilang tiktik, sinundan niya ang Panginoong Hesukristo araw-araw at pinakinggan ang lahat ng niyang sinasabi sa mga tao at pinagmasdan ang mga nangyayari bawat sabihin ni Jesus. In other words, nakita ng mamang ito nang sabihin ni Jesus doon sa patay na si Lazaro, Lazaro, bumangon ka. Nang tawagin niya si Lazaro, bumangon naman si Lazaro. Nakita din ang Romanong ito ng utusan ng Panginoong Hesukristo yung isang lumpo na lumakad at nakalakad. At nasaksihan din niya ng utusan niya ang alon doon sa dagat na tumigil at ang hangin, tumigil silang lahat. In other words, the centurion, being in authority, knew that the Word of God, that Jesus Christ, is no ordinary prophet. He is God Himself. Sapagkat lahat na kanyang nilalang ay nakikinig sa kanya at sumusunod. Pag sinabi niyang, sigaw! Kaya na sinasabi sa mga tigay-alisan ay mga uwi naman kayo. Mga utu-utu kayo. Na? Pag sinabing palakpak. Pag sinabing halakhak. Kanina habang ako'y nakikinig doon sa worship, hindi ko marinig yung tinig ng choir. Ang narinig ko isang tinig dito sa tao, siguro natapat yon sa microphone. Nangingibabaw yung kanyang tinig. Although maganda naman yung tinig niya, pero uwi talaga. Alam niyang nasa harap siya ng telepono. Microphone. Kaya wala kang maririnig doon sa monitor kundi yung tinig niya. Kako itong kapatid na ito, pagpapalain ito ng Diyos. Wala siyang pake kung saan din direction yung boses niya. Basta kasama siya sa pag
samba sa Panginoon. Ang isang uwi sa Panginoon, ha, hindi lang nanonood, hindi lang nakikinig. Kung anong ginagawa ng makasamahan niya, ginagawa niyan. Amen. Pagpalakpak, palakpak din siya. Pag sigaw, sigaw din siya. Yan ang matagal sa day. Amen. Now, ito po ay tutukuyin ko na ang mga tinawag sa gawain ito. At sila ay tinawag upang maglingkod. Bato-bato sa langit ang tatamaan po magpasalamat ngayong gabi. So, sapagkat nakita ng centurion kung sinong Jesus, nakilala niyang ganap, nangyari yung dapat mangyari sa kanya, nagkaroon din ng problema. Nagka-problema sapagkat walang sino mang tao na hindi magkakaroon ng problema. May katungkulan sa walang katungkulan, bata sa matanda, mayaman o mahirap, may darating na problema. Amen ba? So anyway, lumapit siya sa Panginoong Jesucristo. At ako'y naniniwalang lumuhod pa sa harapan ng Panginoon. At ang sabi niya, Lord, help me. My servant lies paralyzed at home. Nahirapan po ang aking katulong. Ang sabi naman ng Panginoong Jesucristo, I will go and heal him. Sige niya, samahan kita. Punta ko sa bahay mo at pagagalingin ko ang katulong mo. At ang sabi ng centurion, hindi na po kayo dapat pumunta sa aking bahay. Hindi ako karapat dapat para puntahan pa ninyo. Sabihin nyo lang dito sa Ambel, kahit nasa Amerika yung aking hinihingi, mangyayari ang sasabihin mo. Just say the word and my servant will be healed. At pinaliwanag niya paano mangyayari yon. Ang sabi niya, I am a person under authority. Ako niya may katungkulan. Nasa ilalim ako ng aking pinuno. At ako rin niya may nasasakupan. May nasasakupan ako mga sundalo. Pag sinabi ko sa isang, humayo ka, humahayo. Pag sinabi kong, lumapit ka, lumalapit. Pag sinabi ko naman sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya. At namangha si Jesus at ang sabi niya, wala akong nakitang ganitong kalaking pananalig sa buong Israel. Hindi pa Israelita ang kausap niya, ha? Roman centurion na hindi mananampalataya. Pero sa dahil sa kanyang nakita, may taglay na kapangyarihan ang bawat salitang namumutawi sa bibig ni Jesus. Ibig sabihin, naniwala siyang ibang tao ito. May kapangyarihan ang sinasabi nito. Pag sinabing tigil ulan, tumitigil ang ulan. Amen? Pag sinabi doon sa lumpong tumakbo, tumatakbo ang lumpo. Pag sinabi doon sa buntis, manganak, manganak. Amen ba? Well, anyway, so sabi ni Jesus, wala kong ganitong kalaking pananalig na sumpungan sa Israel. Paano niya napatunayan yung kanyang pananalig? Sa sequence po ng kanyang kwento, pagkilala ng may kapangyarihan. Ako naman niya ay may kapangyarihan din. Mayroon ko nasasakupang tauhan, mga sundalo, at mga katulong. Pero ang pagkakilala niya kay Jesus, ibang kapangyarihan ang taglay nito. Lahat na likha, sakop niya. Maging hangin, maging ulan, maging bagyo, maging alon, na patitigil ni Jesus. Nakita ng centurion yun sapagkat tik-tik siya eh. Yung tik-tik, usisiro yan.
o sisiro mo yan. Ha? Ang unang nakikita niyan yung buhok. Pakita niya bagong uso ang buhok ni Brother Mike. Alam nyo, pag nagkulay kayo, ang tutubo dyan, puti pa rin. Pag nawa yung kulay, di ba? Pero ngayon, ang ilas ko yung kulay, tumutubo na itim. Bakit? Sinabi ko, sa ngalan ni Jesus, itim, umitim ka. Hindi mo kailangan kulayan. Amen ba? So, pag kayo ay nakipag-isa kay Kristo, tatandaan nyo ito, ang sabi ng Panginoong Kristo, according to Matthew 28, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin ng Ama. Kaya inutusan kayo, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral nyo ang mabuting balitang ito. Gawin yung mga lingkod ko, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Teaching them to obey. Not only teach them to listen. Kasi mataong pakinig ng pakinig, wala naman ang nangyayari. Bakit? Sa bahay lang nakikinig. Ilang ulit ko na inbitahan, sumali kayo dito pag-araw ng Martes at Sabado. Ang sagot naman nila, Sabado lang. Sobra ka naman, Brother Mike. Hindi ako ang umaanyaya sa inyo. Ang Panginoon ang umaanyaya at tumatawag sa atin. Amen ba? So, lahat na oy sa Panginoon, tiyak yun, makarating ka lang sa dakong ito, tatanggap ka. Tatanggap ka. In other words, the first keyword is obedience. The second is authority. Now, this Roman centurion recognized Jesus as a man of authority over all creation, pati sa mga demonyo. Pag sinabing lumayas ka, lumalayas ang demonyo, di ba? So, tinandaan yon ng centurion. Iyon ang lihim na manampalataya kay Kristo. Sapagkat Romano siya, hindi siya nagpapahalata. Pero araw-araw, kung saan na si Jesus, naroroon din siya. Hindi lang araw ng Martes at Sabado. Araw-araw. Sinusubaybayan niya si Jesus. Iyan ang mga uwi. Pag-uwi tayo sa Panginoon, ha? Tatanda niyo ito, wala tayong hihingin na hindi bibigay sa atin ng Panginoon. Tasa kamay niyo. Why? You know why? Nothing pleases God but faith. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Subalit, may pananampalatayang hindi patay. Pananampalatayang buhay. At itong sinturyo na ito ay ipinakita niya sa Panginoong Jesucristo ang nakikinig sa kanyang kwento eh. Ha? So, may kapangyarihan ako. Ginagamit ko. Sinasabi ko sa mga tao, pumalakpak. Yung pumalakpak, may pagpapala, tatanggapin yun. Yung may kasamang sigaw, dobleng pagpapala yun. Amen ba? That is faith. Iyan ang tinatawag na great faith. Iilan lang sa Biblia ang taong sinagsabihan ng Panginoong Jesucristo na mayroon siyang great faith. Yung isa doon, isang babae na lumapit sa kanya. Hindi rin Israelito. Israelita ito. Pero hindi siya umurong. No? Kinakausap niyang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi dapat itapon sa mga tuta ang pagkain ng mga anak. Ang sagot ng babae, tuta man, namumulot ng mumong
na nalalaglag sa hapagkainan ng kanyang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Woman, great is your faith. Your request is granted." So, once tayo ay naging OA sa salita ng Diyos, kaya huwag kayo magtataka pag sinasabihan kayo ng mga tao, masyado naman kayong OA. OA ka naman. Pag sinabi ng servant leader nyo, ginagawa nyo. Ang sabi nyo sa kanila, si Brother Mike parang centurion lang yan. Nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, sinubaybayan niya ang Panginoong Jesucristo, at lahat na sinasabi ni Jesus, nagkakatotoo. Amen? At hindi lang yon, tatandaan nyo ito, lahat na sumabaybay, nanalig at nanampalataya at tumanggap kay Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Anong kapangyarihan yon? Magpagaling ng may karamdaman, magpalayas ng mga demonyo sa buhay, etc., etc. Walang natira. Ehen ba? So, now, this centurion knew that the word of Christ, bawat salitang mamutawi sa bibig ni Kristo, ay may kapangyarihan. May kapangyarihan. Kaya ang sabi niya, hindi kailangan pumunta pa sa aking tahanan. Sabihin mo lang. At yan po nanggaling yung ating sinasabi sa banal na misa bago tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Diba? Lord, I am not worthy to receive you or have you come under my roof, but just say the word and I shall be healed. Now, may dinagdag ko doon. Sabi kasi, and my spirit shall be healed. You know, when God gives healing, spirit, soul, and body yun. Isasama mo yun. Because the spirit lives in the body, so God has to keep the body intact, healthy. Amen ba? Ngayon, sa gawain ito, tulad ng ginawa ng Panginoong Kristo, hindi naman si Jesus umikot ng mundo. Doon lang sa Israel, sa makalapit bayan. Pero nang bigyan niyang kapangyarihan, yung kanyang mga alagad, ang sabi niya, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Maria, Judea, at sa buong sanlibutan, hanggang sa dulo ng daigdig. Magiging saksi tayo. Kaya yung centurion na yun ay saksi ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. But he knew how to operate the power. Alam ng centurion how to operate that power he has. As believers, we should know how to operate that power. May kapangyarihan tayong taglay na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Subalit, ang kapangyarihan na yan ay hindi kikilo sa atin kung hindi tayo marunong sumunod. Marunong sumunod. Amen ba? Now, in this ministry, what I decided to do is, in every cell group na nabuo, kasi dalawa lang kayo magsisimula. Pwede na yon. We call that as a cell group. Dalawa o tatlo. So mayroon coordinator, mayroon assistant coordinator, may secretary treasurer. Now, they were given authority coming from me, from the servant leader. You cannot go beyond the authority given you. Hanggang doon lang tayo. Hindi tayo pwedeng baguhin yung authority binigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng lumabag doon. So, lahat yan ay may pinanggalingan. Ang sabi ng Panginoong Kristo, as the Father has sent me, so I send you. Pinadadala ko rin kayo. Ito ang gagawin nyo.
teach everyone to obey what I have commanded you. Don't you ever make a new commandment. Huwag kayong gagawa ng bagong kautusan na hindi nanggagaling dun sa nagsugo sa inyo, sapagkat mapapahama kayo. Amen ba? So, iyan po ang obedience to authority. Iyon ang kinikilala ng Panginoong Jesucristong malaking pananalig sa Diyos. Nananalig sa Kanya sa bawat salita niya. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Uulitin lang natin yun. Ha? Kaya wala kong hinahayag dito sa inyo na hindi hango po sa kasulatan. Kaya ako may kodigo. Kaya lang na minsan, madaling araw ko gumagawa, pero ako alam kung hindi ko nagkamali doon sa aking sinulat. Sapagkat yung title din nila is Genesis chapter 1 verses 1 to 24. Pero ang basahin ko ngayon, ang layo naman ito. In the beginning, God created the heavens and the earth. That's verse 1. Then God said, let there be light. That's verse 2. And there was light. And it was good. Bawat sinabi ng Diyos, nagiging makikita natin. Sabi sa aklat ng Roma, the God who calls the things that are not as if they are there. Ang Diyos na tumatawag ng mga bagay na wala dyan na parang naririyan. Pag tinawag niya, lulutang yun. Makikita natin yun. At taglay natin ang kapangyarihan na yun. Huwag mong tatawagin yung buwisit. Sapagkat buwisit ang darating sa iyo. Huwag mong tatawagin yung pangit. Pangit ang darating sa iyo. Amen ba? Huwag mong tatawagin yung hirap. Huwag mong tatawagin yung sakit. Kahit may sakit ka na, huwag mong sasabihin may sakit ka. Use that power. Use that power. Nakita nyo na ang Panginoong Jesucristo, patay na, apat na araw nang inilibing sa Lazarus. Pero ang sabi niya, hindi yan patay, natutulog lang. Amen ba? Pero ang sabi ni Martha at Maria, Panginoon, nangangamoy na po yan. Ang sabi ng Panginoon, basta alisin yon takip, yung bato, at makikita nyo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? So inalis nila, tinawag si Lazarus, bumangon yung patay. Amen ba? Yung mga isda, isang araw, magdamag sina Pedro ng isda, sanay mga isda yun, pero na isang piraso yung isda, wala silang nahuli. Madaling araw na, may sikat ang araw, lalo sa dalampasigan ang Panginoong Jesucristo, hindi pa matanda ni Pedro. Ang sabi ng Panginoon, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan. Gawing kanan. Ang sabi na Pedro, wala po talaga isda dito, hinalugog natin magdamag ito. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Amen ba? Nang ihulog niya ang kanyang lambat, ano? Punong-puno. Huh? Malaki pa ang nahuli niya. Saan ang galing isdang yun? Bakit hindi nahuli ni na Pedro yun nung magdamag? Bakit nung araw pa? At bakit alam ni Jesus na doon sa kanan ng bangka? Sapagkat maging sa ilalim ng dagat, naririnig ng mga nilikha ng Diyos ang kanyang salita. Sumusunod. Amen ba? So, lahat na nakikinig at tinatandaan yung kanyang naririnig at kanyang sinusunod, tsak yun, makikita niya ang himala ng kanyang pananampalataya. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon sa sentoryon, sige, umuwi ka na.
mangyari sa iyo ang ayon sa paniniwala mo. At pagdating niya sa bahay, nagtatrabaho na yung kanyang katulong, magaling na. Sa sandali, hindi pa, naunahan pa siya eh. Sapagkat yung sinabi ni Jesus, nangyayari agad. Kaya along the way, yung centurion, naniniwala siyang magaling na yung kanyang katulong. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, umuwi ka na. Mangyayari sa iyo ang ayon sa paniniwala mo. Paniniwala lang yan, eh, ba? Okay. Tapos na ako. Ngayon, gusto nyong malaman ang karugtong nito sa Sabado? Gusto nyo maranasan ang katotohanan nito sa Sabado? Sama-sama ngayon siya na ay sumama at ito'y ating ipapangako mabalik tayo tuwing Martes at Sabado tunas mo magpalain simulan at tapusin ang gawain at may mahalaga pagsasabihin ang punong likod natin. Iginhawa ang ating buhay at pupuli patuloy umuwi tayong sabay-sabay kaya kanina sama-sama kaya siya na ay sumama at ito'y ating ipapangako babalik tayo tuwing Martes at Sabado. Kung nais mo pagpalain simulan at tapusin ang gawain at may mahalaga pang sasabihin ang punong lingkod natin. Sa mga aral, sa mga yeah, aral ni El Shaddai iginawa ang ating buhay at kumuli magtunay. Umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, kaya't halina, sama-sama, kaya siya ay sumama. At ito'y ating ipapanago, babalik tayo. Huwag Martes at Sabado. Kaya't halina, kaya't halina, sama-sama, kaya siya ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Tuwing Martes at Sabado, kaya't halina, kaya't halina, sama-sama, sama-sama, kaya siya na ay sumama. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Tuwing Martes at Sabado, babalik, babalik tayo. Babalik tayo. Huwag Martes at Sabado. And purihin ang Panginoon. O tasang kamay, tasang kamay. Well, of course, may pagkakataon na mayroon tayong extraordinaryong pupuntahan. Pag-araw ng Sabado at Martes, maaring malayo-layong lugar yun. Huwag niyong kaliligtan na pag narinig ng Martes, wala kayo dito, kaya Sabado, i-tune in niyo ang inyong cellphone. At least, nasusubaybayan niyo yung salita ng Diyos. Saan man kayo naroroon. Iba nga dyan eh. Kumakain na, nasa cellphone pa. Kaya hindi mabusog-busog. Pag kumakain, kailan patay ang cellphone. Pag nasa banal na misa, patay ang cellphone. Pag nakikinig ng salita ng Diyos, bukas ang cellphone.
Amen ba? So, babalikan natin ang kwentong ito ng Roman Centurion sapagkat may bahagi doon na sinabi ang Panginoong Jesucristo. Makakasalo sila sa pagkainan sa langit ni Abraham, Isaac, at Jacob. Diba narinig yun doon? In other words, may kainan pala doon. May banquet pa rin sa langit. Ibabay ko sa inyo ang ipakikita sa atin ng Panginoon, anong special mayroon si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Bakit niya sinabi kay Moses na sabihin mo sa mga kababayan mo, ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Sana marinig sa atin yun. No? Sabihin sa atin ng Panginoon, humayo kayo at sabihin nyo, ang Diyos nyo, ang sasabihin nyo, ang Diyos na si El Shaddai. Amen ba? Masasabi nyo ba yun? Okay. Tasa kamay nyo, sabihin nyo, Panginoon, buhat ngayon, ako ay magiging OA pagdating sa salita ng Diyos. Saan man ako naroroon, hindi ko kaliligtaang buksan ang aking cellphone pag araw ng Martes at Sabado para marinig ko ang lahat ng sasabihin nyo sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, okay. Taas ang kamay. Kamay. Huwag kayong mahiyang tawaging OA pagdating sa salita ng Diyos. Sa pagdating naman sa ibang bagay, huwag kayong patatawag ng OA. Ang tawag sa akin ni Sister Belen pag ako may sakit, nag-iinarte ka lang. Nag-iinarte. Hallelujah. Well, anyway, sa Panginoon, kahit tayo umarte, kilala tayo ng Panginoon. Amen. Kaya, anumang araw, anumang kailangan nyo, mahihingi nyo, tiyak, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Amen ba? O, pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo, OA na talaga ako. Sa salita ng Diyos. Ulitin nga. God bless you. See you on Saturday. God bless us all.
balayan ng aming pag-uwi at siksik, liglig na himala at pagpapala at mga financial na pangangailangan ng inyong pong ibibigay sa bawat isa amin.